Isang bagong modelo ng Toyota na mala MPV rin ang katangian pagdating sa pagiging convenient at pagkakaroon ng katamtamang laki ng buong body figure nito. At panalo at equipped din ito sa mga safety and security features na magugustuhan ng kahit na sino. Ang Toyota Veloz 2023, isang bagong modelo na inilabas lamang noong Abril. At yan ang tatalakayin natin ngayon. Pero bago yun, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman may update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre, hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba. Kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang ang sagunan ay masagutan ko rin ng mga nais upang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa'yo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. Kaya, alright, simulan na natin to! Ang Toyota Veloz ay inilabas na dito sa bansa noong Abril 29 pa at marami din ang nag-abang sa paglabas nito dahil sa pambihirang upgraded nito sa ibang modelo ng Toyota. At ito ay may dalawang variants o variation lamang na inilabas, ang Veloz 1.5G na low-end variant nito at ang Veloz 1.5V na top-end variant naman ng modelong ito. Pero syempre, ang ating tatalakayin ngayon ay ang Veloz B, ang top-end variant nito. Para naman, mas mabanggit natin lahat dito ang lahat ng safety features nito. Dahil sa Veloz 1.5B ay kumpleto talaga ng safety features. Pero kung mapapansin naman natin, halos wala namang pinagkaiba sa external features and design na low-end and top-end variant na may pagkamaangas din talaga ang itsura nito. Kung mapapansin din natin na parang nakatatandang kapatid lang ito ni Toyota Race sa unang tingin, na mas malaki naman ang Toyota Veloz sa Toyota Race ng buong body size nito. At ang mga ilaw nga pala nito na mas pinasingkit pa ang shape at size na bumabagay din naman sa front face cover nito, na sinamahan pa ng fog lamp na may modernong design din at mga front garnish and front bumper grille na nagpapakita naman ng pagiging premium model type ng modelong ito. Ang mga ilaw nga pala nito guys, lahat ay naka LED type na, mapa headlamp at taillight ay mga naka LED na, at ang DRL din nito nadagdag liwanag din sa headlight nito. At syempre, kung mapapansin naman natin, yung taillight nito ay kakaiba rin talagang disenyo na napakalawak ng lens na mas magiging visible pa ang sasakyang ito sa mga kalsadang madidilim at mga sasakyang nakasunod dito. Alright, at ang Veloz guys ay may katamtaman laki sa buong sukat. Kung gagamitin mo ito pang daily use ay di ka rin masyadong mahirapan imaniubra sa mga matatrapik na lugar dahil may sukat ito. Pagdating sa pinakabuang haba nito ay nasa 4,475 mm, ang buong lapad naman nito ay nasa 1,775 mm, habang ang kabuang taas naman nito ay nasa 1,700 mm, na may ground clearance na 190 mm at seating capacity na 7 seaters. At may limang pintuan na rin ito na tigdadalawa sa magkabilang bahagi nito at isa sa likuran. May fuel tank kapasidad na 43 liters ang full tank. Talagang equip at sakong-sakto lang ang sasakyang ito. Alright. At pagdating naman sa arangkada guys, ay hindi rin talaga pahuhuli itong Toyota Veloz. Dahil ang engine specs nito ay may 1.5-liter gasoline engine inline 4-cylinder and 16-valve na naka-dual overhead camshaft, na may maximum power output na 105 horsepower at maximum torque na 138 Nm. At ang kabuang displacement nito ay nasa 1,496 cubic centimeter. Kaya kung gagamitin mo ito ng iyong pamilya at kung pupunta kayo sa mga probinsya lalo na sa Baguio at Tagaytay, ay hindi rin natin masasabi kung perfecto nga talaga ito kung gagamitin mo sa mga pahon. Yung sedan type nga na Veloz na may mas mababang power output ay napakalakas umarangkada sa matataas na lugar, ito pa kaya na may mas mataas na performance level ng makina. Samahan pa yan ang transmission type nito na naka automatic transmission, na madalas sinasabi natin na mahirap sa pahon ang mga naka-automatic. Pero pagdating kasi sa sasakyang ito, may mas pinalakas ang bawat gears nito sa kada shifting ng arangkada. At nakadepende rin siguro yan sa gagamit, kasi may mga video kasi sa Indonesia na hirap umahon itong Veloz sa mga pahon. Pero may mga nakapagsabi naman na nakagamit na nito na nakadepende pa rin yan sa pagdadrive at pagdadala mo ng sasakyan. Kaya hindi rin talaga natin masasabi sa performance level ng engine. At ang kagandahan dito guys, hindi rin matagtag ang sasakyang ito. Dahil sa mga suspensions nito na makabago lang din, sa front suspensions nito na naka-mock
person strut na bago nang ginagamit sa teknolohiya ng pagkakaroon ng matibay na suspension at malarong bouncing ng mga sasakyan. Kung maidadaan mo man ito sa malulubak o mga mahahams na lugar, okay na okay lang din naman sa mga pasahero nito na hindi masyadong makakaramdam ng anumang tagtag sa loob, na sinamaan din naman ng rear suspensions nito na naka-torsion beam. At pagdating naman sa wheel and tires nito, ang tire type nito ay naka-redial tubeless na may size sa kabuang gulong nito na 205x50 or 17 na naka-alloy wheels na mags. At ang pagkakaroon naman nito ng magandang steering features. Pagdating kasi sa steering nito ay may steering type na rack and pinion at adjustable naman ang column nito. Kung nabababaan ka ay pwede mong itaas at kung natataasan ka naman ay pwede mong ibaba. Depende rin sa kung saan ka komportable ng pagkakaposisyon. At ang steering type nito ay electric power steering. May steering column type naman na tilt and telescopic. Ayan ang ibang specs ng Toyota cars pagdating sa pagmamaniobra, ay malamang maganda ring imaniobra o napakadali ring imaniobra ng sasakyang ito. Na may turning radius din naman kung sakaling ikaw ay mag-U-turn ay nasa 5.2 mm. Hindi mo masasakop ang kabilang linya kung sakaling i-U-turn mo ito dahil sinusuporta naman niya ng power steering nito na nagdadala sa napakagaang pagmamaniobra ng sasakyang ito. Alright, at speaking nga pala guys sa mga suspensions nito, nasabi na natin kanina kung anong klaseng suspensions ang meron nito, ay karamihan kasi sa feedback ng mga clients na nakabili ng mga Toyota brand na sasakyan ay talagang halos tumatagal ang mga suspensions. Na ibig sabihin, umipas man ng mahabang taon na araw-araw mo ginagamit ang sasakyang ito at naidadaan mo sa malulubak na kahit hindi mo sinasadya, ay hindi naman talaga sirain ang mga suspensions nito, guys. Mga feedback ng client yan guys sa ibang unit ng sasakyan ng Toyota. Pero syempre to be honest, hindi pa natin alam kung ganun nga rin katibay ang suspensions ng Toyota Veloz na to. Kasi nga bagong bago lang talaga ito na dumating dito sa bansa at wala pang masyadong mga nakabili. Kumbaga talagang sobrang fresh pa niya sa merkado. Alright. At pagdating naman sa comfortness ng sasakyang ito, syempre hindi mawawala na kailangan mo rin maging komportable habang nakasakay dito. At ang una na nga dyan, ang napakalakas ng air conditioner nito. Na may accessories power outlet, na may power windows sa front and rear. At may fuel warning light, merong foldable and adjustable seats, and rear headrest. May onboard computer para sa mga pasahero, cup holders kung sakaling nagmamaneho ka habang nagkakape. May electric folding rear view mirror, may mga heater, may height adjustable driver seats depende sa kung saan ka komportable, may bottle holder and rear reading lamps at rear AC vents para sa comfortness naman ng mga pasahero natin. At naka engine start stop button, may multifunctional steering wheel na ma-access mo lahat ng switch ng audio sounds at iba pang mga switch function na nasa steering wheel na karamihan. At may auto climate control na rin nakasama at meron na rin rear seat center armrest. Sandala naman sa nangangalay na balikat ng mga pasahero. Ang trunk lid nito o yung compartment storage niya ay meron na ring ilaw. At may vanity mirror naman ang kada sun visor nito. Siyempre hindi mawawala ang cup holders din sa may mga pasahero o sa likod ng upuan nito. Kaya talagang pampamilya ang sasakyang ito na mas magiging komportable hindi lamang ang driver, pati na rin ang mga pasahero mo dito sa loob ng sasakyan. Alright. At syempre, isa pa sa napakahalaga sa sasakyang ito, ang entertainment. Para sa mga patulog-tulog na kasama mo o kaya naman sa driver, ay mas maganda rin kung may napakagandang entertainment sa loob ng sasakyan. Tulad na lamang ng FM and AM radio, may mga speakers sa kada pintuan nito. At may voice control naman, depende sa sounds na ikukunik mo sa system nito. May USB and auxiliary input. At di touchscreen na rin ang monitor screen nito. Na may Bluetooth connectivity naman kung sakaling gusto mong i-connect ang sistema ng gadget mo dito. Para naman sa pinakamahalagang bagay ng sasakyang ito, ang safety features. Siyempre, safety first before anything else. Unang-una sa lahat, meron itong anti-lock braking system o mas kilala sa tawag na ABS sensor. Ito ang tumutulong sa brake once na matapakan natin ang brake pedal ng biglaan sa napakabilis nitong takbo. May tendency kasi kapag walang ABS sensor,
na tumalsik ka o kaya naman mag-squeeze ang gulong nito at ma-out of balance ang pagmamaneobra mo. Since may ABS sensor na ito, ay safe na at banayad ang paghinto mo na hindi ka makakaramdam ng kahit anong klaseng force na malakas kapag nabigla mong i-brake. May child safety locks, may driver airbags, passenger airbags at side airbags na rin para sa mga pasahero natin. May mga seat belts sa front and rear na mga seats nito at seat belt warning kung sakaling merong mga pasahero natin na hindi naka-seat belts, makikita kagad natin ang matitrace na lalabas lamang sa notification ng panel gauge nito. Meron ding brake assist para naman din ito sa brake pa rin at crash sensor na madalas na natin ini-explain sa ating mga video. May door ajar warning at side and front impact beams, may vehicle stability control. Ito yung tipong pag nagulat ka sa mga blind spot na kalsada o kaya naman yung bigla ka nataranta sa mga madudulas na kalsada, hindi ka pa rin mawawala sa maniobra dahil sa vehicle stability control ng sasakyang ito. May engine check warning na lumalabas kung sakaling magkakaroon ng malfunction o problema sa loob ng engine nito, makikita natin sa instrument panel meter gauge nito na nagpapaalala na nagkakaroon ng problema ang kabuang engine nito na mas madadala kagad natin ng mas maaga sa pinakamalapit na service center. At meron na rin itong EBD o Electronic Brake Distributor. Ang EBD ay may kinalaman sa ABS sensor natin kanina. Sumusuporta pa lalo para sa mas malakas na pagpipreno ng sasakyan na sinisiguro ng sistema o function din ng sistemang ito ang pinakaligtas na pagpipreno ng sasakyan. Alright. At pwede rin nating i-adjust ang front seat belts nito depende sa height ng mga uupo dito. May day and night rear view mirror, makikita natin kahit na madilim ang mga kalsada o mga kasunod natin sa mirror nito na talagang napaka accessible din. At meron na rin itong kasamang parking sensors at rear camera naman. Hindi mo na kailangan magpa-install pa aftermarket dahil naka-built-in na ito sa Toyota Veloz 1.5V. At ang kagandahan naman ng features nito, kung sakaling ikaw ay baguhan pa lamang sa pagmamaneho ng mga four wheels na sasakyan at kung hindi ka pa sanay mag-park sa mga alanganing lugar yung masisikip na space lamang ng pagpaparkingan, ay mas matutulungan ka ng specs na to dahil maigaguide ka sa tamang pag-atras at pagpapark sa parkingan. Alright. Siyempre, meron na rin itong hill start assist control para naman sa mga palugsong o pababang kalsada. Kung sakaling paakyat ang sasakyang ito at naihinto mo sa alanganin at pataas na lugar, ay hindi basta-bastang aatras pababa dahil sinusuportahan ng hill start assist control na sistema ng sasakyang ito. Kaya safe na rin talaga para sa mga driver at pasahero natin, lalo na kung kapamilya natin. Eh siguradong applicable na ang sasakyang ito na bagay talaga sa buong pamilyang gagamit nito. Alright, at para naman sa security features ng sasakyang ito, meron itong engine immobilizer, may anti-theft alarm, anti-theft device, at power door locks. At syempre, meron na rin itong central locking. Sa mga security features na yan ay hindi basta-bastang makakarnap o mananakaw ng kahit na sino man ang sasakyang ito. Hindi rin basta-bastang magagalaw kung sakaling magtatangka silang kunin ang mga bagay na nasa loob ng sasakyang ito. O kaya naman, wala kang sariling parkingan na ipinark mo lang sa alanganing lugar o sa labas ng bahay mo, ay delikado rin talaga kung wala ang mga security features nito. Pero since equip ang sasakyang ito sa mga ganong klaseng security features, ay safe na talaga ang sasakyang ito at makakatulog ka na ng mahimbing sa gabi. Alright. Para naman sa exterior na mapapansin din natin sa sasakyang ito, ang central mounted fuel tank nito ay nasa ilalim at the adjustable ang headlights nito, low into high, may power adjustable exterior rear view mirror at alloy wheels na mga mags. Mapapansin din natin ang rear view mirror nito na may turn indicator, a signal para sa mga kasalubong natin o yung mga makakasabay rin natin sa kalsada. May integrated antenna para sa ating mga entertainment sa loob ng sasakyan na may kita rito sa bandang itaas na naka-shark spin design na. At may rear window washer, may rear window defogger para naman hindi masyadong mag-fog yung bandang likuran natin at may kita pa rin natin yung mga nakasunod sa atin or yung nasa likuran natin na mababangga. At may fog lamp, may roof railing. Ang roof railing ay abang po sa mga roof rack na ilalagay nyo kung sakaling magpapakabit kayo aftermarket, lagaya naman ng mga extra baggage kung sakaling hindi na talaga kasya sa looban ng sasakyan o kaya naman sa compartment storage. At ang miscellaneous nito
Ang digital odometer nito ay mapapansin natin na naka-tachometer, na may digital clock, na naka-electronic multi-trip meter. Ang steering wheel nito na multifunctional steering wheel ay naka-leather steering cover. Napaka-komportable rin namang hawakan. Alright. At lahat ng mga seats nga pala nito guys, dahil sa naka 1.5V tayo na Toyota Veloz, lahat ng mga seats cover nito ay naka leather na. So hindi mo na problemahin magpakabit pa ng mga leather cover ng mga upuan, dahil automatikong naka leather seats na po ang ating mga upuan. Alright. At para sa iba pang specs and features ng sasakyang ito, pwede niyong i-comment sa ibaba ang mga hindi ko pa nabanggit dito para masagutan din natin at magkaroon din ako ng idea. At itong Toyota Veloz nga pala guys ay may apat na kulay na po pwede mong pagpilian. Merong silver mica metallic, meron ding black mica metallic, may platinum white pearl, at ang dark red mica metallic. At para naman sa kabuang presyo nito guys ay naglalaro sa 1.1 to 1.3 million ang kabuang presyo nito. Pero since itong nasa video natin ngayon ay ang Toyota Veloz 1.5V ang top-end variant, malamang ito na ang pinakamahal na nag-range siguro sa 1.3 million ang estimated price. Alright, at bago po tayo magtapos ay nais ko muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik dito sa aking channel at sa mga nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo. Kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman may update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre, hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nasagot na masagutan ko rin ang mga nais mong malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. Alright, this is Oblis Collection. Thank you!